Rafi, maximum tolerance pa rin ay ipatutupad ng pulis sa mga realista na magtatangkang lumapit sa CCP complex ngayong araw kung saan ginaganap ang ASEAN Summit. Sa kanyang motorsiklo, inikot ni NCRPO Chief Oscar Albayalde ang mga nakaposting pulis sa iba't ibang lugar para sa ASEAN Summit. Una nang pinuntahan ang mga pulis na nasa EDSA Corner Ross Boulevard. Nabigay siya ng last minute instructions para maganda sa pagtatapos ng ASEAN Summit. Kinamusta niya rin ang mga pulis kung nakakain na sila. Sakala naman naka-full battle gear ang mga pulis, pinasalamatan niya ang mga pulis sa kanilang dedikasyon sa trabaho. Nagdagdag na raw na karagdagang 1,000 reinforcements mula sa staff, AFP at PNP Region 4A. Sa kabuuan na sa 34,000 na ang mga nakadeploy para masiguro ang katahimikan at kaasahan ngayong ASEAN Summit. Pinaalalahan na niya ang mga pulis na ipatupad ang maximum tolerance sa mga realista at mga aresto kung kinakailangan. Dinepensahan din niya ang paggamit ng LRAD sa mga realista kahapon. Matagal na rin itong ginagamit ng mga pulis tulad noong SONA na nakagulo dati sa Commonwealth. Hindi naman daw yung lethal weapon. 28 na subatan sa hanay ng mga pulis kahapon. Kasi bukod sa pag-check sa mga nakaposting pulis ay nag-conduct rin ng mga checkpoints sa iba't ibang lugar para masiguro nga ang kaayusan ngayon sa paligid ng CCP complex. Rafi? Bernadette, dahil mag-uwi na yung mga dumalo sa ASEAN Summit mamayang hapon, yung iba nga nagsimula na kanina, ay marireploy ba yung mga naka-assign dyan sa paligid ng PICC para i-secure naman yung iba pang lugar na patutunguhan itong mga delegado, Bernadette? Sa ngayon natin, hindi naman kailangan na iikot o ilipat ng pwesto yung mga pulis kung nasan siya naka-assign ngayon dahil nagdagdag na nga ng reinforcement na karagdagan para nga doon sa kakailanganin dahil sa pag-uwi nitong mga delegado at mga high-ranking officials pati na ng mga world leaders sa ngayon. Rafi? Okay, maraming salamat, Bernadette Reyes.